Nung ako'y inordinahang pari noong 1983, ako'y umuwi, bumalik sa bayan saan ako sinilang. Kasi maliit pa lang ako, pagkatapos ko mag-grade 1, umalis kami sa aming lugar. At nang malaman nila na magmimisa na ako, may maraming nagtaas ng kilay, mga kapitbahay namin na nakakaalaala sa akin. Diba yun yung batang yan eh, napakakulit, napakaingay, napakagulo niyan, napakasutil niyan sa kalsada natin dahil siyang pinaiyak ng mga kalaro. Yung mga kaklase na sa grade 1, dami niyang pinaiyak. At diba yun yung bata na inakyat yung bunga ng bayabas at chiko natin na hindi nagpapaalam at hindi niya maabot yung santol, yung mangga, binabato niya. Ang daming mga bubong na may mga bato pang ngayon. Ang daming mga basag na salamin, kagawan ng batang yun. Tapos, magmimisa na siya. Ang taas ng kilay. Itong sinabi ng ating Panginoon, no prophet is accepted in his own native place. Dahilan, kilala natin siya eh. Kilala natin siya. Habang nakikilala mo ang isang tao, dalawang bagay ang maaring mangyari. Maari mo siyang tanggapin o maari mo siyang iiwasan. Maari mo siyang mahalin o maari mo siyang kamuhian. Habang nakikilala mong isang tao, maari mo siyang kamuhian pag natuklasan mo yung mga pinanggagawa niya, yung mga lihim niyang kasalanan, yung baho niya, yung pinakatago-tago niyang kasalanan. Kilala ko na siya eh. Lalo mo siyang kamumuhian. Pero maaari din naman na habang nakikilala mo siya, eh maintindihan mo yung kanyang pinagdaanan, yung kanyang hirap, yung kanyang sakripisyo, yung malaman mo yung mga magandang bagay na kanyang ginawa na hindi niya pinamalita, yung mga tinulungan niya na walang nakakaalam, nilihim lang niya, at yung kanyang mga sakripisyo na ginawa. Kaya pag makilala mo siya, ay mabuting tao pala siya. Lalo mo siyang maintindihan, maunawaan, maaari mo siyang bigyan ng respeto, at maaari mo siyang tanggapin at mahalin. Tayo ay kilalang kilala ng Diyos. Alam niyang lahat tungkol sa atin. Wala tayong malilihim sa Kanya. Alam niyang likaw ng bituka natin. Alam niyang pinagagawa mo nung bata ka pa. Alam niyang pinagawa mo nung nakarang taon. Alam niyang ginawa mo nung nakarang linggo kahapon. At alam niyang gagawin pagkatapos ng misang to. Wala kang malilihim sa Diyos. Ganon pa man, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Pag malaman kaya ng kaibigan mo o pamilya mo o yung asawa mo yung pinakatago-tago mong kasalanan, tatanggapin at mamahalin ka pa rin kaya? Iba ang Diyos. Sabi ng tao, kilala kita, kaya hindi kita maaaring mahalin. Sabi ng Diyos, kilala kita, kaya mahal na mahal kita. Kasi, akong naglikha sa iyo, ako lumikha sa iyo. Nilagyan ko ng binhi ng kabutihan ang puso mo. Mabuti kang tao. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Mabuti kang tao, kilala kita. Mali nagkamali ka, mali nagkasala ka, mali nakalimot ka, pero mabuti ka pa rin tao. At yung binhi ng kabutihan na yan na pinula ko sa iyo, pag binigyan ng pagkakataon, makakaroon niya ng magandang bunga ng kabutihan. Yan ang ating Diyos. God knows us, yet He continues to love us.
kilala tayo ng Diyos. At patuloy na tayong minamahal. Kahit nung panahon ng Kwaresma, magandang pagnilayan to eh. Yun bang maaari ako maglihim sa kaibigan ko, maaari ako maglihim sa pamilya ko, maaari ako maglihim sa asawa ko eh. Pero sa Diyos, wala akong malilihim. Pero ganun pa man, patuloy niya akong minamahal at tinatanggap. Napakabuti ng Diyos sa akin. Kaya paano ko susuklian ang pagmamahal na to? Mahal na mahal ako niya. Alam niya, kilala niya ako. Alam niya kasalanan ko. Pero inialay pa nga niya ang kanyang buhay para sa akin. Dakilang pagmamahal ng Diyos para sa akin. Paano ko masusuklian to? Kaya nga ba, ang Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob. Kasi pag makita natin na napakasama ako, pero patuloy akong minamahal ng Diyos. Anong gagawin ko? Paano ko masusuklian to? Pagnilayan ito, natin ito, mayong panahon ng Kwaresma. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Kilala niya ako. Pero patuloy niya akong minamahal. God does not give up on me.